Hello guys, good day po sa lahat. Kumusta po kayo? Welcome back sa Vin TV. Eh, matagal-tagal po tayong walang tutorial. So ngayong araw po, bibigyan ko kayo ng idea lang naman to sa mga gustong mag-extend. Dito po kasi sa likod ng aming farmhouse, ayan po yung aming farmhouse na ginawa nung November. Di ko na na-videohan kasi medyo busy po tayo, no? Dito po sa likod, gagawa po tayo ng kusina. Kasi yung lutuan namin, kung makikita nyo, dito dati yung lutuan namin na pang kahoy lang. Ayan. Lagi yan may harang na yero kasi sobrang mahangin po dito. Lalo ngayong mga ganitong buwan, mga amihan. Tapos ito yung aming stove na tinatakpan lang din namin na minsan ng karton para makontrol yung hangin kasi namamatay, no? So ngayon naisipan namin na mag-extend ng kusina dito sa likod para ma-cover natin kasi halos galing doon yung hangin, no? So dito maharangan tsaka malalagyan natin ng maliit na siguro harang o tabing ba para sa ating kalan, no? Tapos gagawa na lang tayo dito ng lagay ng mesa. So mag-extend po tayo, gagawa tayo ng bubong dyan dito pa ganyan. Halos katulad lang din nung nasa harap yung parang terrace natin. Ganyan po yung magiging design lang din. Pero imbis na dito sa open area siya, dito sa likod para ano yung hangin, no, control, tsaka yung araw. Papakita ko kung paano mag-layout ng ganito. Mabilis lang po ito kasi nakatayo na yung bahay. Kumbaga, hindi na tayo mag-iiskwala nito. Sukat-sukat na lang tayo dito kasi itong linya na to, susundan lang natin yan, no? Tapos, kukuha natin ng sukat, yung layo dito, tsaka doon. So, yung gilid natin na to, diretso lang to. So, mula naman dito, para makuha yung sukat natin doon, susukatin lang natin yung gilid ng pader hanggang doon sa poste na yun. So, yun ang magiging sukat din natin dito. So, yun ang lalagyan natin ng tasina pag ganun naman. So, iskwalado na siya. Kasi iskwalado itong bahay. Nung ginawa namin to, iniskwala namin, gumamit kami ng plywood. Yun ang laging gamit, no? Pag wala kayong malaking iskwala, pwede pong gumamit ng plywood. Yun po yung madalas na gamitin ng mga nagle-layout ng bahay. Plywood po. Iskwalado po kasi yung plywood. So, umpisahan na natin i-layout mula dun sa ano, para makita nyo, magka-idea kayo pag gusto nyo mag-extend po ng mga bahay nyo, magdugtong ng mga kwarto. Bibigyan ko lang kayo ng mga idea, di ba? Yung iba kasi walang experience, nahihirapan sila dumiskarte, no? So, sana ito makatulong tong video na to para sa mga gustong mag-extend na mag-DIY lang din, no? So, dito po, susukatin po natin yung ating desired na sukat ng ating extension, no? Halimbawa, 10 feet yan, 8 feet, or 12 feet. So, kukuha tayo ng 12 feet. Pag gusto nyo ng 12 feet. Pero ako, 10 feet kasi yung bibili natin na yero. Tapos dahil may halaman dito, ang kukunin natin sukat dito siguro nasa 8 feet or 100 inches po yung gagamitin ko. Lagpas ng konti sa 8 feet, no? 8 feet tsaka 4 inches siya. Kasi ililess ko po yung slope. So, mababawasan po yung sukat ng ating yero. Dahil sa, di ba, pag nakaganyan na patag, 10 feet siya. Pero pag ginanon mo, aatres siya ng konti. So, 1 foot po yung ililess ko doon. And then, yung bulada natin or yung ibs na sosobra doon sa ating wall, 1 feet din, 1 foot. So, magliless tayo ng 2 feet, bali, sa 10 feet na yero. So, 8 feet dapat yon. Pero dahil parang ipa-plus ko lang siya dito. Ang ingay ng ating manok. Gagawin ko siyang 254 or 100 inches. O 254 centimeter po siya. So dito po yun. Anuin lang natin muna. Ira-wrap ano lang natin. Wrap layout. So dito yun siya. Tapos yung sisipatin muna natin. Dito, yan. So, gagawa tayo ng mga tulos niyan. Kasi dito yung tansi natin, paganyan, tsaka dito. So, magkakaroon tayo ng kahoy dito, tsaka dito. Para may allowance tayo kung saan man tatama, no? So, maglalagay tayo ng tulos dito, dito, tsaka doon, tatlo. Yan ang ano natin.
unahin natin ilagay yung mga layout natin, no? Siguraduhin nyo pong matibay yung mga ano nyo. Pero ito, hindi naman to ganun kaselan, no? Pero kung kayo, limbawa, nagdi-DIY kayo, mas maganda matibay yung ano nyo para sigurado. Kasi ako, hindi naman sa sinasabi ko na magaling ako, ano, kahit nung alali lang po yung sa akin, lagi kong dinodouble check lang. Kasi mabilisan lang to. Kumbaga, hindi siya maselan. Parang ano lang to. Kung hindi ko nga lang to bibidyohan, guys, kukunin ko lang ng ano yan, dito lang yan eh. Bawa ito yung 8 feet. Dito ko lang ilalagay yan talaga eh. Kasi yung asintada nito, papantay ko lang dun sa ano, sa isang step. Aros dito lang yung flooring yan. Kaya kahit dito ko lang yan ilagay, kung walang tutorial sana, dito ko lang lalagyan ng tansiyan. Pero para magkaroon kayo ng idea, lalo mga first time, first timer. So ganito po yung gagawin nyo na layout. So dahil ito yung gusto kong kuhanin na level ng ating flooring dito, itong step na to, para pagbaba mo dito, tuloy-tuloy lang dyan. Kukunin muna natin itong level nito. Yan. Rap lang naman to, rap. Tapos sukatin natin doon sa mortar kung mga ilan. So lalagyan na natin ng ano, guys, ng 2x2. Pero pwede ditong ano, kawayan, kung ano yung meron kayo. Kawayan na lang. Pero kung may mga tulad nito, mga tira-tirang mga kahoy, pwede rin. Ngayon, kung malaki-laking budget nyo, eh, bili kayo ng mga 2x2 talaga na pang-layout para maganda yung mga layout nyo. Pero tayo, dahil nandito lang tayo sa bukid, limitado yung mga gamit natin, no? So kung ano yung pwedeng gamitin natin, yun lang. Gagawan lang natin ang paraan. Tigas. So siguro may mga manonood din na magaling. Meron at meron silang masasabi sa atin, no? Pero ito kasi, yung extension na gagawin natin, hindi naman ganun kaselan, no? Para lang may kusina tayo. Pero sisikapin pa rin natin na maganda yung gawa natin. So ngayon, ang gagawin natin, kukuha na tayo ng linya ng bahay para makuha yung alignment nito, no? Maganda may kasama kayo na isang tagahawak ng tansi. Kasi mag-offset tayo dito. Hindi natin nididikit sa pader yung tansi natin. Kasi bako-bako yung pader, no? Hindi yung magiging diretso. Ang gagawin natin, mag-adjust tayo kahit mga 2 inches doon, 2 inches dito, o kaya kahit 1 lang, basta hindi siya dumidikit doon, tapos parehas yung sukat. Kahit 1 inch lang dito, para kahit yung pako natin detress lang, kaya na siya, 1-1 ang gagawin natin. So yun ang magiging batak dito. Kung may kasama kayong isa, yun ang tagahawak nung tansi. Sasabihin nyo kung ipapasok ba or ilalabas, kasi susukatin nyo dito eh. Doon ipipirmi natin yung pako doon. Papakita ko sa inyo kung paano yung mga unang gagawin, no? So ganito lang po, itatali nyo lang po doon sa sukat na gusto nyo. Halimbawa ito, dahil bumaon yung ating pako na ano, sobra. So ito, 2 cm po siya. So ayan, kung makikita nyo, 2 cm po yung ating tansi mula sa pader natin, no? So yan po yung ano ng ating tansi. So parehas lang po sa kabilang gagawin natin. So ito po yung sinasabi ko, mas maganda may kasama kayo para mas madali yung trabaho. Pero kung wala, estimate nyo lang muna. Taas mo yung hindi lumalaban sa tansi. Ilalarga mo yung tansi. Yan, ganyan. Ha? Lalabas? Yan? Ha?
So ngayon, ang gagawin natin guys, mula dito sa ginuhitan natin, mag-a-adjust tayo ng 2 cm. Katulad ng ginawa natin doon, kasi ito na yung magiging hollow blocks natin. Itong 2 cm natin, no? Yan. So dito, maglalagay na tayo ng butterboard. Pwede dito, pwede dito. Basta yung gilid dito. Kasi yun ang susundan natin ng tansi. Uhulugan natin yun. So ito siya. Yan, dyan natin lalagay. Tapos isang pako lang muna, no? Para ma-ano natin siya. Pag ninulugan natin, ma-adjust natin siya. Kasi pag dalawang pako, matigas na yan, anuhin. Matigas na yan, i-adjust. Estimate lang muna. So sa mga first time na hindi alam kung paano gamitin yung hulog, ganyan lang po, oh. Hayaan nyo lang siya. Free lang yung ano natin, hulog. Tapos yung tansi, dahil yun ang ano ng gravity, yun po yung susundan natin dito sa gilid nito para sabihin nasa hulog. Yan, i-adjust lang yung kahoy. Yan. So tuwid na po siya. Yan yun yung hulog ng ating. So lalagyan natin yan ng breast. Pwede yung, basta discardian nyo na lang kung paano ilalagyan ng breast, no? Pwedeng kung may kahoy kayo, igaganon nyo siya or paganon. Lagyan nyo ng tulos din para hindi siya gagalaw-galaw. Sa pagkuha naman po ng floor level, ito po yung desired natin na floor level na mula dun sa mortar, sa unang hollow blocks, nakaangat siya ng 5 cm lang. So, ganun po yung gagawin natin dito. Mula dun sa hollow blocks na yun, nag-adjust ako ng 5 cm. So, ayun po yung pako. Ngayon, para makuha yung level niyan papunta dun, susukat tayo dyan, mag-offset tayo para di tayo mahirapan para umangat yung level natin. Naguhit po ako dito ng 50 cm. Kasi maiksi lang to, kaya 50 lang kinuha ko para ang doon lang siguro yan. Hindi siya so sobra. Pwede kayong gumamit ng 100 cm kung malaki yung butterboard nyo, kung mataas, no? Para di kayo nahihirapan pagguhit, nakatayo lang kayo. Pero ito, dahil maliit lang yung ating ano, mababa lang, kaya 50 cm lang. Estimate ko lang naka doon siya tatapat yung guhit. So mula doon, pag nakuha natin yung level doon, guguhitan natin doon sa butterboard and then mag-offset tayo pababa ng 50. Kasi 50 yung guhit na yun mula dun sa pako natin na yun ang flooring natin dito. So ganun po yung pagkuha ng level. Kung wala naman kayong level hose, halimbawa tulad dito, nasa bukid tayo, kung sakali wala kayong level hose, pwede nyo pong gamitin yung mortar ng bahay na to. Kasi sigurado naman na ginamitan to ng level hose. Pwede rin naman yung roof beam. Yun ang kukuhanin nyo, pababa naman, para makuha yung level. Sigurado levelado yan, no? Ganun po yung ginagamit ko minsan pag wala akong level hose. Minsan yung tiles, kung nakatiles yung bahay, yun din ginagamit ko minsan. Pero minsan lang yun. Pero hanggat maaari, gumamit kayo ng level hose para sigurado. Ito. Yung guhit, tapatan mo yung level natin. Ito? Oo. Sa mga baguhan naman po, pag di kayo marunong sa level hose, paano gawin, gamitin? Yung hangganan po ng tubig na gumagalaw, yun po yung itatapat nyo sa gagamitin yung level guide, no? So yan, pag pirmi na siya, nakatapat doon sa kukuhanan nyo ng level, yun na po yung ka-level nung dito sa kabila. So ngayon, ang gagawin natin guys, mula dito, magbababa tayo ng 50 centimeters. So yun ang katapat nung level natin doon, yung flooring natin doon. Kasi 50 yung ginamit natin na offset. Yan, yan po yung katapat nung flooring natin. So lalagyan lang natin ng pako to. Tapos dito natin isasabit yung tansi. Linyado na siya.
So ayan po. So ayan guys, ready na yung ating layout dito sa side na to, no. Yung dito naman, paano pagkuha naman dito? Susukat lang tayo sa pader na yan. Same lang doon sa kabila, yung layo. Gagawa rin tayo ng ganitong layout doon sa kabila naman. Para yun ang sasabitin natin ng tanse, yung layo mula doon sa pader, no. Yun ang designated natin na layout, yung wall natin dito sa kabila. Tapos dito naman guys, yung magiging layout naman natin dito, ang pagkuha naman ng sukat nito mula dun sa sulok na ng pader hanggang dito. Limbawa, dito yung gusto natin sa pader na to ay sa poste. Kukuha na lang natin ng sukat yon. Tapos ipapasa natin mula sa tansina yon hanggang dito sa layout natin dito. Yun ang lalagyan natin ng tansina pa ganyan. Nakukuha niya ba? So, madali lang, di ba? Yung sukat nun, ipapasa lang dito sa kabila. Tapos yung sukat dito, parehas lang. Susukat lang tayo dun, saka dito. So yun na po yung magiging layout ng ating extension. So ayan, ready na po yung ating layout, no? Inumpisahan na kukain. Bago ko makalimutan, baka mag-comment na naman yung mga magagaling sa construction, eh. Yung ganito po na layout, yung butterboard nyo, lalagyan nyo po ng brace yan, yung tatlo na yan, para hindi magalaw pag ganyan at saka pag ganun. Lalagyan nyo ng brace, pwedeng mula doon sa taas pababa dito, o kaya mula dito sa taas pababa doon. Ganun din sa kabila, para hindi magalaw yung butterboard nyo. Eh, dito kasi, dahil limitado yung mga materials natin, hindi ako na nilagyan. Kasi mababa lang naman to. Yung tansin na yan, yun na yung asintada lang natin. Yan lang flooring natin. Nilagyan lang namin ng hollow blocks yan para matambakan. Pero kung mataas yung gagawin nyo, bawa hanggang roof beam, aayusin nyo po yung layout nyo, no? Yung hindi siya magagalaw. Para pirmi po yung trabaho. Lalo kung first time nyo. I-double check ko lang lagi yan para hindi mawala. Eh, dalawang patong lang yan, mabilis lang. Shortcut lang talaga dapat yan. Kung wala nga lang tayong video, ano lang ilalagay ko dito? Bakal lang yan. Isa lang dyan, tsaka dyan. Tapos tansina. Pero dahil tutorial, para may idea kayo, kung gusto nyong mag-extend din na sa bahay nyo, yan po, ganyan po yung pag-layout, no? Ayan guys, sinumpisahan na namin asintadahan yung ating extension. Dalawang patong lang to hanggang dun. Papantay natin dun sa step na yan. So nakaisang patong na tayo dito. Kung mapapansin nyo sa sulok po, iniwan ko yan kasi bubuhusan natin yan para solid yung papatungan ng ating poste. Kasi kawayan lang yung ipoposte natin dyan na yan. So bubuhusan natin to para medyo solid, no? Hindi natin ipapatong sa hollow blocks. Tapos lalagyan natin yan ng dalawang parilya o bakal na rebars para doon natin papakuan yung ating kawayan na hindi siya lilipad or aalis sa pwesto. Ayan po, dalawang patong lang po yan. Kung mapapansin nyo po, hindi ako naglagay ng vertical or dowels, no? Pero kung kayo, limbawa, itutuloy nyo yan, itataas nyo yun sa inyo, maglagay po kayo ng mga dowels, kahit dalawa lang yan. Tapos kada tatlong patong maglagay kayo ng horizontal. So ito po, ano lang to, kumbaga harang lang to ng ating magiging panambak para hindi lalabas yung ating panambak. So dalawang patong lang yan, no? Isang patong lang yung nakalitaw mula doon sa lupa, kaya okay nang walang dowels, walang vertical. So yun, itutuloy na po natin yung ating asintada.
Ayan po, tapos na po yung asintada natin. May poste na rin siya. Ayan, pantay lang dito sa step. Ito po yung pinaka ano natin, no? Papatungan ng kawayan, tapos dito natin siya ipapako. Yung bakal na to mahaba to, tapos nakahook sa baba para hindi basta-bastang mabubunot na kahit malakas yung hangin, no? Yan. Nakahook po yung ilalim niyan. Naka-letter U, tapos hinook ko sa baba para kakapit siya hanggang doon sa hollow doon sa baba. Ito na po yung ating kusina. Tapos na siya. Ito, nailipat na rin namin yung mesa. Tsaka yung kalan. Yan. Ganyan lang po. Pero kung kayo, halimbawa mag-extend kayo, itataas nyo yung hollow blocks. Kayo na pong bahala kung anong talagyan nyo lang ng dowels dyan. No? Eh kami, open lang to. Siguro lalagyan lang namin to ng kawakawayan lang din. Bahala na kung anong ididingding namin dito. So kung gusto yung gumaya po, ayan po yung discarte namin, yan. Sinabitan ko lang yan ng ano, yung bakal sa poste, may isang nakalabas. Ayan, yan ko lang sinabit. Tapos dito naman, nilagyan ko lang ng kawayan, yan. Tapos nakatali din dun sa ano, sa trusses nung pinakabahay natin. And then pinakuan ko pa yung kawayan na yan, pinakuan ko pa yan sa ano, sa biga. So yun lang po, no. Pag halimbawa kayo di gusto niyo rin lagyan dito ng suporta, pwede rin yan, lalagyan niyo sa gitna. O kaya doon ipabatak niyo doon sa trusses. So yun lang po, sana nakakuha kayo ng idea. Ito po yung diskarte naman sa ano, sa poste sa baba. Ayan yung bakal na nilagay natin para hindi mabubunot kahit nung malakas yung hangin. Tapos dito rin naman, ayan, ganyan. Tatalian lang yung ano natin para hindi mabunot. May pako siya dito. Tapos alambre lang para naka-steady siya. Tapos lalagyan lang ng breast. Yan. Para di umuugang ganun yung trusses natin. Ayan, ganyan lang po. So hanggang dito na lang po, sana nakakuha kayo ng idea. Hanggang sa susunod, salamat sa panonood po.